Hello everyone. For this interview, I invited Miss Top Model of the World Philippines 2021, Imari Rodriguez. Hi, Imari. Hello. Hi po, Direk. Oh, ayan. At li na ano na rin kita. Na-interview na rin Apa. kita. You know, matagal ko na pong kilala tong si Imari. Way back 2013 pa, no? Sa Body Shots, no? Pero mamaya natin pag-usapan yun. Pero Imari, ang curious lang ako. Since nakilala kita Body Shots na yun, simula ba nung bata ka, nag-dream ka ng maging model? Nung elementary pa lang ako, Derek, hindi naman siya dream, pero nakikwento ng mother and ng sister ko na mahilig ako manood sa fashion TV. Diba, uso yun before sa cable. So, nanonood ako ng mga runway, backstage shows. Hindi ko pa alam yung idea na model, pero interesado na ako before. And then, nung high school, may nakita akong photo ng mom ko. Parang nag-join siya ng pageant. Hindi siya modeling, pero nung nakita ko yon, parang sabi ko, gusto ko maging ganon. And then, sinabi ko sa sister ko. So, sinamahan niya ako mag-VTR. Pero hindi, walang luck, hindi ko yun nakuha. And then, nung nag-college ako, doon na nagtuloy-tuloy. So, masasabi ko na ever since, interesado ako. Pero, around late high school ko na siya na-realize na gusto ko pala talaga siya. Matangkad ka So, na ba noon, nung late high school? nung high school, Direk, alam mo, maniwala ka o hindi, nasa pang-apat ako sa pila sa harap. And Ha? then, nung nag-second year, third year, fourth year, patangkad na ako ng patangkad. Oo, she's 5'9". Ang She's galing. 5'9", 5'9 and a half ba, Imari? Parang ganun eh. Yung mga Five nine. ganun ang height Opo. po niyan, matangkad po yan. Anyway, Imari, produkto ka ng Body Shots. Di ba ako yung Yes. nag-direct doon, di ba? Ano yung makukonsider mong memorable experience doon sa pagsali mo? Okay. Almost lahat ng experience, Direk, kasi parang yun yung first fashion shows ko, first experience sa fashion. Before that, nag-pageant ako sa school and nirepresent ko yung school, pero iba pa rin kasi yun sa
fashion. So, alam mo yun yung first na matapang na makeup, first na runway. Eh, di ba yung runway natin nun, direct parang Ay. paslan siya. So, nakita ko yun. Naku, patay. Hindi pa nga ako magaling maglakad sa diretso. Ayaw. Maglalakad Iba pa pa ako ang sa lakad niya. pagganon. Iba pa ang lakad niya. Di ba pinupuna ko yun, Imari? Pinupuna ko yun. Iba pa yung lakad ni Imari noon. Pero Grabe nalo. yun, direct. Oh. So, pag naiisip ko siya, halos lahat na alala ko kasi parang first time. So, first time sa fashion, first time sa medyo edgy na look. So, halos lahat. Yun Tapos lang. Yun. slanting pa yung stage. Opo, direk. Hirap na hirap ako noon. Naalala ko, naglagay pa ako ng tape sa heels Ah, ko. noon, nung ano, nung Yun sa paa time, ko, no? sa loob ng paa, para kasi Para di hirap. dumulas. Anyway, I Marie, nung finally nag-decide ka na maging modelo, di ba? Meron ka bang tinitingala noon, nung mga panahon na yun? Kasi ano yun Bukod eh, I sa... Marie, 2013 yun, 10 years ago. Yes po. Bukod sa mom ko, walang specific na modelo direct na parang sobrang sikat. Pero nung nagsistart na ako into fashion, ang iniidolo ko talaga yung mga madam. Yung mga, syempre, college pa lang ako, tapos naka-school uniform. Naalala ko nun, pag-casting, kasabay ko si Kylie. Tapos Ay, parang kasama ko siya oo. mag... Opo, sa Fashion Oo. Week, first casting ko sa Fashion Week, kasama ko siya magsulat ng casting form. And then, nung tumagal na, nakita ko sila Melanie, sila Ay, Jasmine. oo. Yes, hindi ako masyadong exposed nun sa mga media and yung mga international models. Pero yung mga tinitignan ko talaga is yung mga madam na parang, oh, okay, ganito sila gumala, ganun sila. So, yon sila yung mga Ayun, yun inspiration na para masasabi tama. ko. Opo. Oo. Kasi sila yung mga active nung panahon na yun. Di ba? Yes, opo, parang lahat ng shows na kukuha nila. Oh, correct, correct. Yun din. Siyempre gusto mo ganun din, di ba? Yes, direct. Tapos, di ba, nakapaglano. Ang dami mo na nalakaran, 10 years ang career sa fashion. Yes Ang dami po. mo na nalakaran for different fashion designers, different people, di ba? Ano yung sa tingin mo si in all the 10 years ha, na in experience mo sa pagrarampa, anong pinaka-challenging sa iyo? Challenging. Tuwing lumalakad ka, tuwing rumarampa. Okay. Nakakatawa to, Derek. May takot kasi ako sa heights. Hindi to alam ng madaming mga tao. At saka medyo clumsy ako. Pag nakakakita ako ng stairs, Okay. takot ako. Takot ako sa stairs. Hindi naman magpapanik, pero parang pag nakita ko yan, ito na naman. May ano na naman, may mag-overthink na naman habang naglalakad. So, yun lang direct. Medyo mababaw siya kung papakinggan. Pero Pero may big deal fear. kasi siya eh. May Big fear. deal siya sa runway. Lalo na, di ba, pag nakagown ka, dapat maayos ka bumaba. Kailangan di ka masyadong titingin. So, yun yung parang, my God, may stairs to naman. Pero Pero kaya naman. na-involve ka na ba sa isang aksidente sa rampa all these years? Sa 10 taon na rumarampa? One time lang direct, parang yung floor, hindi masyadong na... Even. Parang medyo madulas yung floor. Tapos Okay. halos parang almost half ng models, parang nadulas-dulas. Nadulas. So, So... So parang bago pa ako lumabas ng runway, iniisip ko na, oh my God, madudulas na ako nito. Kasi nadulas yung iba din. Oh, Tapos yun, nadulas. buti na lang... yung music nila is medyo fun. So, naisip ko, sige, pag nadulas ako, enjoy ko na lang. So, nadulas nga ako, direct as in, pag ganon yung Ano dulas to? ko. Elevated yung stage? Elevated? Hindi naman, hindi Ah, naman hindi. direct. Okay. Hindi naman siya elevated. So, pagka ganon, tayo agad, tapos parang tinaas ko na lang yung kamay ko, tapos parang nag-cheer-cheer na lang ako ng mga crowd kasi Alam mo, that's the hindi mark. ka na... That's the mark of a good model. Yung marunong mag-adlib. Yung marunong Yes, mag-adlib. correct. Nangyayari kasi yan eh. Accident. Di ba sinasabi ko sa inyo dati? Accidents happen on the ramp. Di ba? Kaya dapat marunong kayo umadlib. Marunong quick-witted ang modelo. Yun ang, Yes, para sa correct. akin, yan ang marka ng magaling na modelo. Marunong gawa ng paraan ng isang aksidente. So Yes, ikaw po, pala, correct. linano mo na kasi nakita mo nagtutumbahan na.
At least, di ba, madali mong naisip yun, ay, kailangan, ganito lang gawin ko. E nangyari nga, di ba? Opo. Anyway, Imari, ako talaga aminado dito. You, if not you, but you have one of the most beautiful faces dito sa industriyang ito. Ikaw, aminin na natin, huwag na tayo magkunwari. Maganda talaga ang mukha. Maganda po talaga ang mukha nitong bata. Opo. Oo. Thank you po. Hindi ka ba na-tempt na pasukin ng showbiz? Or may nag-offer ba sa'yo? Before, direct, parang may mga magbibigay ng calling card and then parang mag-audition sa network. Pero siguro hindi ko siya dream na makuha kasi into modeling talaga ako before, Yun ang especially nung focus mga... mo, Yes po, modeling. Yes, lalo na nung pagka-graduate ko direct, parang gusto ko mag-ibang bansa, gusto ko mag-ganyan. Pero, syempre, sino ba naman ako na mag-no sa showbiz? Siguro pag may opportunity, pero hindi ko siya sobrang mapagtuunan ng oras kasi may mas passionate pang mga tao sa akin. Kasi Mahirap din yung ang tipo showbiz. mo, Imar, yung tipo mo talaga, pang-artista yan eh. Yung gandang mukhang yan, yung ganyan. Tapos matangkad ka pa. Di ba ngayon, kinukuha nila matatangkad eh. Yes, Di ba? yes. Ngayon, Napansin mo. Nakakagulat, direct matatangkad. Madami ng matatangkad na I girls. know. But siguro one day, no, hindi natin, hindi mo naman sinasara ang pinto. Maybe. Hindi mo Baka naman hindi sinasara. ngayon, direct. Baka pag 30s na ako, dun Huwag naman, pumasok yung tagal na showbiz. no, tontrabida ka. Tontrabida ka na. Kontrabida role. Masungit na nanay ng... Anyway, nirepresent mo ang Pilipinas sa top models Yes of the po. world. Kailan yun? 2021, 2022? Last year, direct. 2022, okay. February, March. 2022. Opo. Oo. Pero ano yan? Bali, 2021 na pageant. Ginawa lang 2022 o 2022? 2021 po yung nirepresent ko na year, pero 2022 po yung Ginawa. competition sa Egypt. Opo. I remember that. Oo. So, pumasok ka sa semis. Di ba Yes, pumasok direct. ka? Naalam ko yan. Eh, paano nasubaybayan ko yan? Paano? Magkwento ka naman, Imari, kasi kami nanonood lang. Ako, director lang. Kayo, ang nagko-compete. Opo. How was it? Paano yung competition? Kumusta yung pakikipag-compete sa mga ibang modelo from other countries? Ano yung feeling? Ano yung... Ano yun? How was it? To be honest, Derek, yung last competition ko before top model is, ano pa, body shots. Body shots yung last ko. 2013. So, nung nag-compete ako, talagang medyo kinakabahan kasi syempre hindi sanay, ganun. Pero naisip ko, okay na to, may 9-10 years na akong experience, kayang-kaya ko to ilaban, lakas lang ng loob. So, pumunta ako, tapos nakipagkaibigan ako sa hanggat kaya kung sino man kasi nandun ako para manalo and para mag-enjoy na din. Ayun, masaya siya, sobra, direct, kasi parang na-refresh na naman yung feeling ko sa competition. Competition, no? Opo, tas na-represent ko yung Philippines na hindi ko alam na ma-enjoy ko pala talagang gawin. Kasi nung una, pupunta ako doon pressured, pero habang ginagawa ko na nung nag-cheer na yung mga Pinoy, doon ka pala talaga Ay, mabibilib. Meron naman mga Pinoy na doon, No, nag-support. I mean, nung ano direct, like online, yung mga Ah, chat, oh. doon, isa yun sa parang mabibilib ka talaga sa Pinoy. As in, ang lakas nilang Marami ba kayo? Cheer. Marami kayong contestants? Madami, direct, parang 30, 40. Ah, pwede oh, pandemic pa yun ha, di ba? Madami po. Oo. Madami. But natuwa ako nung nakita ko, aba, i-represent ng elite from body shot. Di ba? Elite, sorry, po. Top model pala, sorry. Top model of the world, di ba? Kahit pa paano, may Opo. ano na yan, may pangalan na yung contest na yan through the years. Eh. Top model Yes, of the direct. world. Oo. Kaya natuwa ako Sobrang nung thankful ko din ikaw doon. Nag-represent. Pero nasa likod ng utak ko, eh si Imari, ibig pwede naman ito sa pageant talaga. Diba? Diba? Bakit dito pa? But okay lang, at least nasubukan mo na. Diba? Yes Ilang taong po. ka na ba ngayon? Ilang taong ka na ba ngayon?
26 na, Aba, Direk. ito pwede pa. Pwede pa. Imagine nung nag-meet tayo, Direk, ilang taon ako? 17, Kaka 16 ka 17 noon. ko lang. Oo, natatandaan ko yan. Kasi ikaw may pinaka-unique na lakad. Pinaka hindi pwede. Hindi, ano, siyempre, tsaka, pero talaga yung ito-ito talaga. Ito talaga, ito yun. Kaya sabi, di ba? Sabi ko, maganda itong batang to. May future ito. Ay, hasain lang ang lakad. Yan Opo. ang sabi ko noon, lahat, konting hasa lang sa lakad. Imari, nakwento mo kanina, 10 years ka na no, sa industriya. Yes po. Ano ba yung naituro na sa'yo, sa buhay, sa'yo, sa bilang Imari Rodriguez, nitong industriyang ito, sa 10 taon? Grabe, direct 10 years na pala. Oo. Nakakagulat. Ngayon, Oo. parang hindi ko siya nare-realize pag nabibilang ko lang. Well, sa industry na to, direct, sa totoo lang, sobrang daming magaganda. Sobrang daming matangkad, ang daming mas sexy, ang daming mas magaling maglakad, mas madaming talented. Pero siguro ang tinuro sa akin ng industry na to, ang magtatagal talaga is yung modelo na ano, marunong makisama. Yun talaga yung parang key. I mean, importante lahat, pero para makapasok ka, importante lahat yung looks, yung talent, lakad. Pero para magstay ka, yung ugali talaga. Yun Oo, talaga yung totoo. feeling. Makikisama. Malaking bagay talaga yun, Marie. Kasi yung ibang tao dito sa industriya natin, bukod sa height at sa ganda, tinitingnan talaga nila yung pakikisama, tamang ugali, right attitude, alam mo naman ang rule ko sa time, di ba? So, oo, alam nila yan. Alam po nila yan, ng mga modelo. Nako Anyway, po. pero, as long as tama lang yung ginagawa mo, wala kang pinapapakan, tatagal ka talaga. Look at you. Sino ba mag-aakala? Ikaw ba inakala mo tatagal ka ng 10 years sa Hindi, industriya? direct. Sa Di ba? totoo lang, hindi. Di ba? Oo. Di ba? Kasi alam niyo po gaano ka-inosente pa ito dati. Hindi niya pa alam. Hindi niya pa alam na merong future. Na meron, ano yan, tumagal na siya ng 10 taon. Ayan na. Ayan na, Imari Rodriguez na siya. Di ba? Sabi, di ba, 10 years, no? Nandun ka pa rin sa tamang shape, no? Nandun pa rin, tamang measurements. Oo. Ano yung, meron ka bang diet na sinusunod o exercise na ginagawa? Bakit in 10 years, nandyan pa rin? I mean, although, actually, mas bigger ka before, di ba? Mas bigger ka before. Bagets ka pa nun, eh. Di ba? Hindi mo pa Yes, alam ang, direct. oo. Opo. Oh, paano mo na maintain? Meron ka ba sinusunod para sa mga nanonood sa atin, Imari? Kasi I'm sure maraming tumitingin, di ba, na gustong sumunod. Meron ka bang exercise o diet na sinusunod? Ever since, direct, yung katawan ko, naman ako siya sa mom ko, parang payatot, pero sa tummy area, parang mabilis tumaba, pati Yan sa naman talaga, cheeks. yan naman talaga sa babae. Opo. Taba. Yun yung katawan ko talaga. So, before, walang problem, payat. Pero sa ibang damit, hindi pwede. And then, nung medyo tumagal na ako sa industry, na realize ko na kailangan talagang gawing lifestyle. Hindi siya parang diet ako ngayon kasi tumataba ako. Tapos, pagpayat na ako, kakain akong madami. Tapos, pagda-diet na naman ako kasi nakaka-stress siya eh. So, for example, ngayon, kakain ako madami. And then, tomorrow siguro, sakto lang. Parang, kumbaga, tamang balance lang din para hindi nakaka-stress and hindi mo siya kailangan i-overthink na kailangan kong kumain, kailangan kong magpapayat. Sanayan lang din siguro, direct. Kasi hindi naman ako madamot sa sarili ko sa food. Walang Tinatansya ko lang bawal. talaga lang. Wala namang Wala bawal. namang bawal, direct. Tapos siguro, syempre, tumatanda na din. Nag-start na rin ako mag-workout. Pero So, hindi naman yun. sobrang strict. Alam mo At na. yung workout, yung food, basta balance lang talaga. No pressure. Kasi okay naman. Masaya Oo, naman ang life. mahirap yung magpa-pressure. Naku, huwag ka magpa-pressure. As long as kaya mo na, yung metabolism mo, malakas pa, okay lang. Go lang ng go. So, di ba? Si Marie, nag 10 years ka na, no? Matanong nga kita, paano mo nakikita yung sarili mo 10 years naman from now?
10 years. Ilan taon na ako nun? 36. Ito yung parang madalas iniisip ko din lately, Derek. Siguro quarter life crisis, hindi ko alam. Kasi Sumasagi na sa utak mo before, yan. hindi Sumasagi na sa kasi utak mo yan. hindi yung parang ano bang next, ano namang Oh. gagawin. Before, pag tinatanong ako ng ganyan, ang iniisip ko, gusto ko mag-travel, gusto ko, like, hindi ko alam kung nasan ako in 10 years, kung nasang bansa, kung nasang bahay. Pero siguro, dala na din na parang kontento na din ako sa meron ako. Gusto ko ng bahay sa beach, malapit sa beach, para Ay, lalabas ako, kasi taga-Coron ka tahimik. eh, taga-Coron ka eh, di ba? Opo, Kaya, yung sister ko po, taga Coron. Mahilig talaga ako sa dagat. Pumunta ka pa ba doon? This summer po, pupunta ako. Yung last Apo. dalaw ko, Derek, last year, nung May. Eh, sana ba in 10 years may resort na? Di ba? Sana! Hindi, kaya yan. I mean, ilagay mo lang sa utak mo na gano'n. Mangyayari yan eh, Marie. Di ba? Who would ever Opo. think na nandyan ka na sa estadong yan 10 years nung 10 years ago? Hindi mo naman naiisip na nandyan ka na, di ba? Actually, opo. Diba? Magugulat din tayo kung anong mga na-achieve natin. Basta enjoy life, yun lang importante. Eh Marie, Yes po. before tayo nagsimula, nasabi ko sa iyo na ang nanonood nito 14 to 25 na mga bagets, di ba? Yes po. Kung merong isang bata dyan, o kung sino man mga bata dyan na gustong maging E. Marie Rodriguez pagdating Ay. ng panahon, di ba, sa modeling, anong po pwede mong ibigay na advice sa kanila? Okay. So, naalala ko direct nung nagsistart pa lang ako sa modeling. Mas harsh kasi before yung modeling industry. Ngayon, more into parang body positivity na yung mga tao. So, mas kaya nang mag-model yung iba. Pero syempre, mahirap pa din. Medyo masakit pa din minsan yung mga comment. Pero, kunyari, sasabihin ng mga tao na, nako, mataba ka, kailangan mo magpapayat. Yung parang ito, kailangan mo itong gawin, yung lakad mo, kailangan mong ayusin. Nung nagsistart ako noon, medyo nasasaktan ako kasi mataas pride ko before eh. Parang okay ako eh. Sabi na magulang ko, okay ako. Pero na-realize ko, itong industriya na to kasi, physical talaga. So, hindi siya personal. Kailangan mo siyang kunin as positive na suggestion ng mga tao kasi mas marunong sila sa iyo eh. So kung sinabing medyo lumaki yung ganyan mo since fashion to eh, kailangan talaga mag-fit ka sa damit, kailangan maganda ka sa shoot. Gawin mo yung kailangan mong gawin kasi I promise naman kung passion mo to, worth it naman siya. And siguro may sizes naman na base sa mga models. Hindi naman lahat kailangan standard na ganito. May kunyari may plus size, may pang commercial, may pang fashion. So, kailangan mo lang hanapin kung saan ka babagay para Yung din hanapin mo mag-aanyan yung sa life lugar mo. mo. Hanapin mo yung lugar mo. Yes. Di ba? Yes. O ayan, ako I Marie, alam ko hindi nagtutugma yung mga schedules natin. Buti po, Opo. nakita ko siya nung pa-dinner for Canada. Sabi ko, interviewin Yes. kita. Ha? Tapos sa gano'n mo, naghanap muna kami ng schedule. Mabuti man nagtugma ang mga schedules natin, I Marie. But you know, I appreciate all this. Yung lahat ng ini-interview ko, na-appreciate ko yung oras na binibigay niyo sa akin. Thank you din, Derek. At Thank you akin po. Lang, basta ang akin lang dito, I Marie, ano lang, makapag-inform lang tayo, especially sa young, Yes kung po. ano yung ginagalawan nating mundo. Yun lang naman, payak lang po ang purpose ko dito. Hindi po ako nagmamarunong, hindi naman po ako host. But at least, these models, the beauty queens, the directors, the designers, the production people, give time to share. Diba? Nagbibigay, nag-share kayo ng time ninyo para malaman ng mga tao anong ginagawa natin sa industriya. Di ba? Ganun lang naman. Ganun lang Yes po. papayak. Di ba? Anyway, salamat I Marie. I know, medyo Thank gabi you na. po. O gabi na po Thank ito you, eh. Derek. Nag-interviewan Gabi na. Oh, so thank you I Marie. Thank you And po. see you in our next shows. Yes. Thank you, Derek. Okay, Bye-bye. bye.